Hi everyone, ako po si Brad Rico at welcome po muli dito sa aking YouTube channel. At sa mga oras na ito ay nais ko po muling magbahagi sa inyo ng mga practical at simple at practical na solusyon patungkol po sa inyong mga problema at konsumisyon. Kayo po ba ay meron pong ganyang karanasan sa buhay? Punong-puno po ba kayo ng problema at konsumisyon or one half lang or one fourth? Ano man po yung measurement po niyan, dapat ang solution po na ating dapat ilapat ay simple at practical. Hindi po dapat complicated. At sa ngayon po, ang gusto ko pong lapatan natin ang solusyon na problema ay ang tungkol po sa the problem of rejection. Meron po kasing isang nag-text sa akin at nais ko po itong basahin sa inyo, itong kanyang text. Ano ang sabi niya? Isa po talaga sa weakness ko is I get easily hurt, lalo na po kung nakakaramdam ako ng rejection, discrimination at iba pang bagay na ipinaparamdam nila sa na ayaw nila sa akin. At kahit anong gawin kong mabuti ay masama pa rin ang iniisip nila sa akin. Kayo po ba ay mayroong ganyang klaseng nararanasan sa inyong buhay, or are you in the same situation? If you are, then you need this message. Kaya pakinggan nyo po, because nasisiguro ko po sa inyo na you will be delivered and you will experience the 100% victory. Ang isa pong kwento tungkol po sa tinatawag na the primal rejection in life ay matatagpuan po natin sa Genesis chapter 1, chapter 2, at saka chapter 3. Ganito po yung aking pagkabalangkas sa kwentong ito. Sinasabi sa atin noong pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng nilalaman ng mga ito. Ngunit sa lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong isang natatangi, pinaka-espesyal na kung tawagin sa English ay the crown of his creation. At yun po ay walang iba kundi ang tao. Inilagay ng Diyos ang tao sa kanyang paradise upang doon ay pagyamanin, ingatan at patuloy na pangalagaan at mahalin. Subalit sa pagkakalagay nga po ng Diyos sa tao sa paraiso ay nagbigay po siya ng command o instruction. Ang sabi niya na maaari inyong kainin ang mga bunga ng punong kahoy na nandito sa loob ng halamanan, maliban lang doon sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag niyong kakainin yon, sapagkat kapag kinain niyo yon, tiyak na kayo ay mamamatay. Katulad ng alam na natin, ay sinuway nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na nangangalaga sa kanila at totoong umiibig at nagmamahal sa kanila. Ang pagsuway nilang ito ay pagpapahayag ng kanilang rejection o pagtanggi o pag-ayaw sa pamumuno ng Diyos sa kanila, sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanila, at sa pag-reject nila sa Diyos mismo. In a plain language, ay parang sinasabi nila sa Diyos, ayaw namin sa iyo. At masakit yon, syempre, kay Lord. Mga ginigilo kong nanunood sa mga oras na ito, do you feel being rejected? Did you experience or currently experiencing rejection from other people or from your loved ones without any valid reason at all? I want you to know na hindi po kayo ang unang nakaranas po niyan. You are not the first, you are not the second, you are not the third, you are not the fourth, you are not the fifth, you are not the sixth, you are not the seventh, and so on, who first experience of rejection. But it was God Himself, the Father of creation, was the first to suffer rejection from the crown
of His creation. So, the simple and practical solution that I would like to offer today with regards to this problem of rejection is the Elohimic solution of rejection. Ito pong salitang Elohimic ay, ito po ay sarili kong terminology based on Genesis chapter 1 verse 1. Nang sabi po doon, in the beginning God created the heavens and the earth. Yun pong salitang God, dito po sa Genesis chapter 1 verse 1, sa Hebrew word po, yan po is Elohim, mga kapatid, which is translated God in the English Bible. Nang ibig sabihin po ng salitang Elohim ay the all-powerful one or creator. So, mababasa po natin o makikita po natin o narinig po natin doon sa short story na yon na when Elohim or God created human beings, una po si Adan at si Eva, ay nireject po ng tao ang rule, love, ang word, at ang Diyos mismo, mga kapatid. At ngayon po, ang tanong is how God dealt Adam and Eve's rejection of Him. First, mga kapatid, kung minamahal, is He dealt it with judgment by judging the root cause of the rejection, which is the serpent, according to Genesis chapter 3, verse 14 to 15. But let us not forget that Adam and Eve rejected God without any valid reason at all, because it was not a rejection by intention. It was a rejection by deception. So we can say that those people who rejects us without any valid reason, ano po, without any valid reason at all, are probably under the influence of the enemy. The second thing that God did was by pronouncing to them the consequences of the rejection in verse 16 and 19 of Genesis chapter 3. The third is by expelling them from His paradise. Verse 23 to 24 of Genesis chapter 3. Itong tatlong ito, which is explaining or elaborating about the judgment that God made, ano, of Adam's rejection, Adam and Eve's rejection of Him, yung pong pag-judge na yun, that is not siyempre, dapat nating maintindihan, hindi po natin yan trabaho. Ano po? Ibig sabihin, hindi porket yun ang ginawa ng Diyos, yun din ang gagawin natin, because judgment belongs to God alone. That is not our job or duty to judge others, even if they are rejecting us. Si Lord lang po ang po pwedeng gumawa noon, mga kapatid. So, the first dealing that God did was He dealt it with judgment. For sure, mga kapatid ko minamahal, ay hindi inaayunan ng Diyos ano po yung mga ganyang klase ng gawain. The second thing was how God dealt with the rejection of Adam and Eve of Him is He showed them His love and activated His plan of redemption. Mga kapatid, ano po, nagpakita po siya ng pag-ibig at inactivate niya yung kanyang plano ng pagtubos sa tao. According to Genesis chapter 3 verse 21, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Ayan, pagamat reject na nila ang Diyos, pero pinakitaan pa rin sila ng Diyos ng mabuti. Pinakitaan pa rin sila ng Diyos ng pag-ibig. Pinakitaan pa rin sila ng Diyos ng pagmamalasakit. Yan po ay para din sa atin. If we are suffering or experiencing rejection from other people. Mga kapatid. At now, ang tanong is, what then is the practical solution if you have been rejected by the people you love or you are experiencing it at this point in time? Alam nyo po, ang practical solution po ay ito. Pakinggan nyo pong mabuti. Ano po?
joined the company of the rejected, in which the principal officer is God Himself. Ayan. Ano po? Ibig sabihin, kung hindi ikaw yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima na nakaranas ng rejection at may mga nauna sa iyo, ibig sabihin, mayroon ng samahan ng mga nakaranas ng reject, ano, at ang pinuno dito sa samahang ito ay walang iba kundi ang Diyos. Ano po? At kapag nag-join ka, sasabihin ng Diyos sa iyo, welcome to the club. Mga kapatid, by joining in this company, brothers and sisters, this company who suffers rejection without any valid reason, mga kapatid, ano po, by joining in this company, you will find healing, courage, you will find strength, deliverance, and victory over rejection. So if you want to be healed from that pain or wound caused by experiencing rejection from other people, if you want to have courage, to be strengthened, to be delivered, and to have victory, you have to join in that company, brothers and sisters. The question is, how? Alam niyo po, simply lang, by having personal relationship with God. Ano po? By believing or by believing in Him. Kinakailangan po para maka-join tayo, magkaroon tayo ng personal relationship kay Lord. Ngayon, kung meron na kayong personal relationship kay Lord, the next one is by having personal devotion to God. Alam niyo po ba ang meaning ng salitang devotion sa dictionary? Ay ang ibig sabihin po nito is great or strong love. So our love to God must be a great and strong love. Ano, that is what it means if you have a personal devotion to God. Ano po? You have a strong love to Him. Kumbaga napakalakas ng iyong pag-ibig sa Kanya. And the next one is by personal commitment to obey Him. Ang kagandahan po kasi pagka nakibarkada tayo kay Lord, sa Diyos, since na naka-experience na po siya ng rejection at ito po'y Kanyang napagtagumpayan, ibig sabihin matutulungan niya po talaga tayo. Ano po? Matutulungan niya tayo na magtagumpay din. Mapapagaling niya yung sugat, mapapalakas niya tayo, mapapasigla niya tayo. If you will join, brothers and sisters, you will be delivered from self-pity, from pain, and your wounds will be healed. And joy, peace, love, and understanding will fill your life. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Kaibiganin po natin ang Diyos. If you are suffering or experiencing rejection, maging ito man ay feeling, maging ito man is personal experience, whatever it is that you are experiencing at the moment, kahit gaano po yan kasakit, ano po, if you will join in the company of those who already experienced rejection and they were victorious, you will end up victorious. You will end up strong. You will end up full of joy and peace. Okay po? Thank you po sa inyong panonood at please don't forget to subscribe if you are not yet a subscriber of my channel para ma-notify kayo next time na mag-upload ulit tayo ng video. And if you are blessed with this message, please don't forget to click the like icon. And if you want to help others, you can share this message to them. Thank you po. See you next time. God bless. I love you all with the love of the Lord.